welcome back dito sa aking YouTube channel. At muli, nagbabalik ang inyong kuyang kabayani na si Kuya Dave from Team Decena na patuloy na sumasaludo sa lahat ng OFW saan mang sulok ng mundo. Maaaring nabalitaan nyo na yung bagong protocol ng Iatf, no, na pinaiksi na lamang yung quarantine ng bawat individual na babalik sa Pilipinas as long as na fully vaccinated. And at the same time, kailangan yung fully vaccinated individual na yon ay magmula doon sa green list country na ibibigay ng DOH. At nabanggit nga rin po sa balitang ito na sa loob ng 7 days, on the 5th day ay kailangan pong mag-swab test itong individual na fully vaccinated at nanggaling doon sa green list country. Now, pagka ikaw ay nag-negative, pwede na siyang lumabas diretso na sa kanilang bahay. Pag nag-positive, ay susundin po kung ano po yung normal na protocol. At eto nga, ngayong araw ay naglabas na po sa Facebook page ni Harry Roque kung ano po ba yung mga kasama sa green list country. At eto po yung mga yon. Magandang gabi sa inyong lahat. Balitang IATF po, naglabas ngayong araw at 30 ng Hunyo 2021 ang inyong IATF ng listahan na tinatawag na Green Countries at Jurisdictions. Kasama rito ang mga bansang Albania, American Samoa, Anguilla, Antigua, Barbuda, Australia, Benin, Belize, the British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cayman Islands, Chad, China, Cote d'Ivoire, Eswatini, Falkland Islands, French Polynesia, Gambia, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong, Iceland, Isle of Man, Israel, Laos, Liberia, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Morocco, Mozambique, Nubes, Caledonia, New Zealand, Niger, Nigeria, Northern Mariana Islands, Palau, Rwanda, Sabah, St. Barthélemy, St. Kitts and Nevis, St. Pierre and Miquelon, Sierra Leone, Senegal, Singapore, St. Eustatius, South Korea, Taiwan, Togo, Turks and Caicos Islands, UK, Vietnam at Zimbabwe. Napag-desisyonan din ng inyong IATF na opsyon na ipresenta ang Philippine Overseas Labor Office o lo validations bilang proof of vaccination status ay exclusive lamang sa mga overseas Filipino workers. Magsisimulang tumanggap ang ating mga polo ng applications for validation simula July 5, 2021. Samantala, ang mga OFWs na makakapagpresenta ng International Certificates of Vaccination ay maaari nang makapag-avail ng green lanes simula bukas, July 1, 2021, provided na makakasunod sila sa mga requirements. Inaprubahan din ng inyong IATF ang final community quarantine classifications para sa buwan ng Hulyo. Well, good news ito sa iba, no, na napasama doon sa green list country dahil kahit paano ay mag-shorten na yung ating paghihintay doon sa quarantine facility dahil nga ito ay 7 days na lamang. Kaya lang, it is quite a bad news actually. Kung ako ang tatanungin ninyo, medyo hindi ito kagandahang balita para sa akin dahil ako po ay nagre-reside ngayon dito. Ako po ay nandito ngayon sa Middle East. At hindi po natin nabasa ang anumang country na nandoon nakapaloob sa GCC. Especially kung saan po marami mga OFW like Saudi, like Bahrain, or andyan din yung Kuwait, Oman, UAE, at saka yung Qatar, which is nandito ako ngayon. So, inaasahan natin ano, na mapapaiksi na yung ating quarantine facility dahil gusto na natin makasama yung ating mga pamilya pag nagbakasyon tayo, di ba? Ilang araw na nga lang yung bakasyon natin, ano? Babawasan pa ng 10 days sa quarantine facility. At the same time, kailangan mo rin mag-home quarantine ng another 4 days. So, medyo ano siya, hindi siya good news para sa mga kabayani natin na nasa Middle East. Although, ganun pa man, ay kailangan natin tanggapin dahil alam naman natin na hindi ito basta-basta ginawa lang ng ating gobyerno para magapahirapan lamang yung mga OFW sa Middle East, kundi it is for the no, for the safety na rin ng bawat isa. Dahil hindi nga natin alam, mamaya ay meron nga palang Delta variant na galing dito sa Middle East at baka madala pa natin sa Pilipinas. So, mas maganda na rin siguro yun para hindi na rin masyadong lumala pa yung sitwasyon.
At saka for sure naman, nagkaroon sila ng study about this bago sila mag-come up dun sa mga green list countries. Kaya mga kabayani, huwag kayong masyadong malungkot. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay iniisip ng gobyerno natin ang mga kabuti para sa ating lahat. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please i-click mo itong subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. At kung dati ka na naman dito sa channel ko, once again, thank you so much kabayani sa patuloy na suporta, sa patuloy na pagtangkilik sa mga bagong videos na aking nilalabas. At kung sakali man na may natutunan ka sa video ito o nakapagbigay ito ng informasyon sa'yo, pwede mo rin itong i-share sa kapwa natin mga kabayani para maging informed din sila. At iiwanan ko na sa inyo kung ano ba yung magiging reaction ninyo dito. Either you're gonna be sad or you're gonna be happy. I-comment nyo lang dyan sa baba para mapag-usapan din natin yan. Okay? At hanggang dito na lamang muli mga kabayani. Muli ay narito ang inyong kuyang kabayani na si Kuya Dave from Team Desena na lagi nagpapaalala, laging mag-ingat, magsuot ng face mask at manalangin sa Diyos. Hanggang sa muli, paalam! God bless!